Ano na nga ba ang nangyayari sa bansa? Kamakailan lamang ay usap-usapan ang di umano ay pagbebenta ng Pilipinas ng ginto. Philippines sold 24.9 tons of gold in HI 2024, part of strategy, yan daw ang say ng BSP. Mula sa GMA News, narito at ibinahagi nila ang naging paliwanag ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP on Monday defended the sale of its gold holdings in the first half of the year, saying this is part of its active management strategy of the country's gold reserves. Well, narito ang reaksyon ng mga netizen. Anila, who pocketed the proceeds? They kept us busy with Kibaloy and Pogo. Why are selling gold? PH gold reserves. Say pa ng ilang mga netizen, asa na ba yung Taliano gold na pinagmamalaki ng BBM blogger? Anong strategy? Instead na dagdagan ang reserve, binawasan nyo pa. What strategy? Strategy na naman, finish na. Well, narito pa ang naging komento ng ilang mga netizen. Anila, so asa na yung mga apologies na paniwalang-paniwala sa Taliano Golds daw na meron si FM? Madaming nabenta pero lugbok pa rin sa kahirapan. Strategy? Parang strategy na gawing 20 pesos ang bigas or flood controls project worth 500 billion pero di alam kung na-implement na ba talaga. Binenta yung mga gold nila gagamitin, wala silang paliwanag sa taong bayan. Strategy kuno? Ilom diha uy. Taliano Gold, alam na dis. May basbas sa taas yan, inuubos lahat ng reserve ng Pinas. Sa ibang balita naman, nilinaw ni Vice President Sara Duterte na hindi ito aalis. Ano yan, hindi ako aalis? Dito dahil nilagay ako ng mga tao dito, believing I will work for the country. May banat naman si EJ Jugalbot kay Governor Gwen Garcia ng Cebu. Libelous din ba ito as of the end of fiscal or as of the end of fiscal year 2022, the province of Cebu has several notices of disallowance amounting to 126,569,898, stretching as far back as the year 2013. This is the only available audit report of Cebu province published by the COA on their website so far showing NDs. Most of the NDs are for issuance of notice finally, meaning I may be wrong, they have gone through the appeals process of the COA and bank and the last resource or recourse is now the Supreme Court. Madam Gwen, ask ko lang, have the NDs been resolved as of today? VP Sara is being grilled by Congress for similar notices of disallowance on her 2022 and 2023 confidential funds far, far later than your more than 10 years old NDs. Pero yung sa probinsya mo, 2013 pa, meron pero wala namang pakisila, edi hamak na mas malaki pa ang ND ng Cebu kesa kay VP Sara. Madam Gob, pwede mo bang ma-advise si VP Inday how to handle notices of disallowance? Yan ang naging tirada ni EJB Jugalbot. Samantala, ipinost naman ni Direk Daryl Yap ang naging diskusyonan at ikwentro ni Alan Peter Cayetano at Senator Mig Subiri. Doon sa naging post na video ni Direk Daryl Yap ay may nakalagay dito na akala ko magsasabunatan na eh. Kalma lang, girls. Yan ang ating Showbiz Snap update. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching Showbiz Snap.